Magandang araw sa inyo, mga mahal ko. Nandito tayo ngayon sa biglaan nakarating tayo dito sa tinatawag na lugar ng San Miguel, Bulacan. Ang susunod na bayan daw nito Gapanueva Ecija na. Yung pinuntahan namin, nakakita ako ng okra yan si Taro Taro G sa vegetable talaga Kaya pag may pagkakataon na may mabibidyo tayong okra, ibibidyo talaga natin. Ibig sabihin lahat ng klase ng gulay. Wala, hindi lang natin may tatanong kung ilang buwan na ito. Pero nagsisimula ng mamulaklak Ay, namumunga na daw pala ito. 45 days lang yan, namumunga. Sabi ni ate, 45 days lang pala, namumunga na. Tsaka iba talaga pag nakatanim sa lupa. Marami akong okra pero nakatanim lang sa container sa mga 10 liters na lalagyanan ng tubig Pero tingnan natin pag nakatanim sa lupa talaga. Sinlaki halos ng pamaypay ang dahon. Iba talaga pag nakatanim sa lupa. Ang gando niya, libutin natin yung kabilang side niya. Sige, hindi na muna ako kasama sa video para matutukan natin ang gusto itong okra na ito. Nakakatuwa San Miguel, Bulacan to susunod na bayan Gapanueva Ecija na daw. Okra. Marami na rin tayong na vlog na okra. Pero pag may pagkakataon ang sarap ulit mag-video. Yan, nasa pinakagigit na tayo. Yan ang mga masisipag. Kahit hindi kasi nung... Hindi, matuturing na malaki na rin itong lupa na ito. Pero pag may mga bakanting lote o lupa, tinataniman. Ito, may rice field pa Ibutin lang natin hanggang dun. Ito na yung okra Ito yung buhat yung sa kanina. Namumulaklak na nga Nagbubunga na nga talaga yan. Okra. Napakasustansya ng okra. Para sa alam naman natin 'yan. Okra kung gaano kasustansya 'yan. Sa totoo lang may tanim akong okra. Yung sasabihin nilang hindi tutubo o yung hindi siya hiyang sa pagtatanim ng gulay. Naku, pagdating sa okra, hindi totoo yan. Ilubog mo yan sa unang kalahati ng unang guhit ng daliri mo. Tutubo. Tutubo at tutubo pag tinanim mo yan sa lupa. Mabilis lumaki, malamang sa mabuhay. Pag namulaklak, siguradong nagtutuloy sa bunga. Yan ang okra. Alam na alam ko yan. Yung akin nga, pero may nakatanim din ako sa 3 square meter lang yata yun 4 square meter lang na lupa. Tapos yung iba puro nasa 10 liters na. Minsan pinagpapatong ko isang 10 liters, isang 6 liters. Yan ang gustong gusto ko yung manghikayat ng mga tao na magtanim kahit nga sabihin sa plastic container lang. Di lalo na kung may mga lupa ka 100 square meter, ang dami na nun, 200 square meter, 300 square meter. Kesa nakatiwangwang, pwede mong taniman ng okra talong, nandadali pa tubuin. Siguradong nabubuhay. Mabilis lumaki.
Pag namulaklak, nabubuhay. Nagtutuloy sa bunga. Okay, hanggang dito na lang. At least, nakakatuwa. Ah. Nandito tayo kasi ngayon sa San Miguel, Bulacan. Putik eh. Putik sa gitna eh. Hindi tayo makatawid doon eh. Pero okay na yan. Nakita naman natin. Malayo-layo itong napuntahan namin na ito. Okay, hanggang dito na lang mga mahal ko. San Miguel, Bulacan itong lugar na ito ha. Ito, tas nakakita tayo ng taniman ng okra. Okay, hanggang dito na lang. Oh, salamat kay Kuya. Kuya, kaway sa... O sasamahan niyo tayo, may titingnan tayong ampalaya doon ha. Eh kanina nakakwentuhan natin siya dito sa opera. Ito kasi, halimbawa, tinalim namin ito ng auno ng August. Oh. Sa August katapusan ito. Halimbawa, August tinalim yan. Oh. Pirmero, katapusan niyo, pipitas ka na. Ah, ganun ba kabilis ang opera? Okay, okay. Mas madaling pakitaan ng okra, konti pa puhunan. Kasi yun nga po din yung gamot-gamot lang yan. Yung sulo-sulo mo lang, bumubutas ng mga dahon. Ganun. Ayun. Eh, ano ginagawa doon? Ginagamot din talaga ng ano? Oo, yung kumaka na kasi dyan mga sa okra na yan. Yung kung tawagin namin hayop, ngusong kabayo. Ayun, basta ngusong kabayo. Basta nangulit na ganun dahon na yun, no? Nangulit na ganun, may ngusong kabayo yun. Ayun, saka gagamutin na yun. Oo, bibili na namin ng ano yun. Score. Okay, okay. Wala, Pegasus. Hindi namin Pegasus. Bali kuya, yung sisilipin natin ngayon na ampalayahan, ay yung ampalayang namumunga ba o para sa dahon lang? Yun naman ang tatawag namin, tanong namin ngayon, ampatola. Ampatola, o yun. Patola puno, ampalaya puno. Ang katawan, pati bunga, ampalaya. Aba, o ngayon, parang ngayon lang din ako nakarinig nun. Okay, ayos ah. So, sinamahan tayo ni kuya, maraming salamat sa kanya. Okay, putol muna rito, putol-putol na video lang para maipakita sa inyo mamaya lahat. Okay na, dito na tayo. Salamat kay Kuya ulit at sinamahan niya tayo. Ayun, madulas lang. Pinairam tayo ng chinelas ni Kuya. Medyo takot tayo mabasa ang paa kasi nagmaneho tayo eh. Ayan, rice field do, nakakatawa, di ba? Ngayon lang tayo magkaroon ng video ng rice field. Pero yung buko nila Ayun, oo, ay nakakatawa ito. Yan naman ang patola, yan naman ang patola. Yung tinatawag nilang ang patola. Madalang ang bunga niya. Pero pagka nag-abot na yung kanyang usbong, doon na siya magbibigay ng maraming bunga. Ayun, narinig natin yun. Ganun ang style naman ng ampatola. Pero yung totoong buto naman ng na ampala itatanim mo, pas maraming bunga, sa dingding pa lang, sagana ka na sa bunga. Pagka buto talaga ng ampala itatanim mo. Okay, okay. Ito ayun, naman, sa... Na rin, nakakatuwa na. Sa loob naman ito eh... Sa... 45 days to. Pumipitas na rin kami dito. Ah, halos 45 days lang nakakapitas na. Kasi ito eh, halos kalahating buwan nakapunla yan eh. Pag bumili mo ipinunla eh. Tapos, mga bago mag isang buwan yan, pipitas ka sa dinding no. Ay, ang galing ah. Ganina, pumitas kami 400 kilos. Oh, ito nga. Ayan, yung sinasabi natin kapag may itinanim, may aanihin ka talaga. Biruin mong 400 kilos, so isang pitasan yung kuya? Kung gawin masipag, talagang bakit kita mo yung pinagsisipagan mo. Medyo ako nga, hindi nga ako makapaniwala eh. Pagpagawa ko ng bahay na yun, no? Naghahalaman lang ako. Oh, ayun, no? Nakita natin, napakaganda yung kwento ni kuya na yun. No? Inspirasyon yun. No? Oh, ayun, yun yata yun, yung bayang kuya. Ayun, nakita natin yun na. Yung bahay na yun, no? Sa video, kitang-kita natin. Sa mga halahalaman dahil lang sa paghahalamang gulay.
Halamang gulay, nakapagpagawa ng bahay si Kuya. Bahay namin nung araw, puno-puno lang ng kawayan, tapos yung gomang nabibili. Mm-hmm. Ayun, mula nung naghalaman kami, eh, nagbubuhis kami dyan, bali buhis namin dyan, 30 mil. Oo, oh, talagang pinuhunanan din. Nagbubuhis kami, nakikita mo yung pagod mo, kumikita ka. Okay, ayos. Bali Kuya, sa tansya mo lang naman, mga ilang buwan niya naaanihan? O ang, kaya yung haba ng buhay ang, ng ampalayan na yan? Sabi ng ang patola. Patola, yan daw eh, halos daw pagka talaga inalagaan daw, inaabot daw nung sabi nila, kalahating taon daw, kaya tinesting yung ang patola. Sulit na yun. Hanggang, yan daw eh, hanggang pinapataba, inalagaan mo, lumalaki raw halos na gagabinti puno niyan, gagabaraso. Talagang ginawan din ang balag, oh, maayos ang balag. Tsaka pag tiningnan, talagang tinrabaho ang ganda tingnan. Obligadong kailangan maayos yung balag. Kasi pag hindi maayos yan, ala rin gagapangan yung ano niya. Oh, ang ganda, oh, nakita natin. Oh. Bali hanggang doon yan, papunta pa doon. Doon, tapos LP isa. Andiyan pa, andiyan pa isa. Dalawa. Pwede tayong lakad dyan, Kuya, konting sige, lang. Sige, oh, yung gawing gitna. Yan naman isa na yan eh. Hmm. May ano naman to, may dahon sili naman sa ilalim. Ah, dahon ng sili, yun. Oh. O yan, nakita natin ha, kung gaano kalawak kahaba. Meron pang isang portion dun sa kabila eh. Kaya lang, baka hindi na natin mapuntahan. Medyo umaampun, nagmaneho ko ng matagal eh. No, may ano nga ako, talukbong. Oh. Ah, delikadong magkasakit, nakakatakot magkasakit. Ayun, ayun ako, ayan na. Oh. Ito pa yung isang kabila, o. Oh. Ito naman, ang corpus naman ito, doble kita. May among palaya ka na, may dahon sili ka pa sa ilalim. Kagaya niyan, dahon sili, 200 ng kilo. Ayun! Pumipitas kami dyan ng 80 kilo. Ay, nakakatuwa naman. Sa isang harvest na itong banos na ito. Hindi, lahat-lahat na sila. Oh, ito lang ang lugar nito. Ito lang ang lugar nito. Ito kasi medyo nagkamatay iba nitong kabila nito eh. Madaan lang natira dito. Ito, halos alang namatay dito. Kanina, tumabas kami kanina sa isang petak na dulo na yon, 40 kilo. Ay, dalawang petak pinatabasin na yan. Naku, narinig natin yun, ha? Ang dami nating nalaman kay Kuya na mga nakakatuwang kwento. Masarap magtanim. Kung magtatanim ka ng mga palaya, palaya, may mga paging na ganyan, o kahit sitaw. Sitaw, upo, okay din. Upo. Mas mainam, lagyan natin ng halamang pampanibagong pagkakakitaan sa ilalim niya. Ayun. Halimbawa, ibig sabihin, meron tayong gumagapang, meron din siya sa ilalim. Dahil lagyan ng siling paniga. Oh, yun, siling paniga. Ngayon, narinig Taiwan natin. Kaya nga lang, baka hindi ubra dito, hindi ko pa nasusubukan kamahal sa tanong sa ilalim. Eh. Pero, yan, pero ito, proven pala ito, proven itong yung dahon ng silikamo. Dahon sili, tsaka yung Taiwan at panigang, pwede sa ilalim. Taiwan? Taiwan? Oo. Bang, lang, bago lang din sa pandinig natin yung Taiwan yung na yun. Siling maanghang eka, kung tawagin, pula. Hmm. Okay, okay, yung galing. Nakakatuwa, yun yung kahabaan pa na yun, no? Ayan, nakita naman natin din sa video. Pare, kulang isang hektarya to eh. Ah, kulang isang hektarya pala yung tinaniman nila. Dito kami nagsimula. Dito kami maangat-angat ng konti. Ayan, no? Simula yung bahay namin. Kapundar kami ng single. Kapundar kami ng kolong-kolong. O yun, dilig na dilig natin yun, ha? Kapundar pa kami ng may nagsala sa amin ng bukid. Tawa pa kami ng isang sambanos na bukid sa sala sa amin. Tinataniman mo ngayon yun, Kuya? Ayun, sa may tabing kalsada doon. Akin ngayon yun. Saka ito, yan. Nakasala sa akin na 50. Ayun. Hanggat hindi tinutubos, matataniman mo ng dire-diretso. Hindi, usapan namin yan. Basta may nagsala kasi dito, usapan dito. May kontrata na taon. Kontrata na, okay. Ayun, para talagang mapakinabangan mo din. Ibigay sa'yo yung pera, hawakan pa rin. Tatapusin mo yung tatlong taon. Okay. Ang dami natin natutulang kay Kuya. Maraming salamat sa kanya. At saka ito, itong tanim mo, nakakatuwa ah. Oh, narinig nyo naman yung kwento ni Kuya tungkol dito sa ampatola, yung mga ampalaya nga. And at the same time, itong may dahon ng sili sa ilalim. Bawat haba niyan, meron ba? May sili na? Oo, meron yan. Basta isang tubling, meron yan. Kung mas matyaga kayo, gusto mo, kabilaan. Eh pero nabilang po ba natin Kuya sa bawat isang kahabaan na yan, may ilan yung piraso yung nakatanim? Eh, yung isang tray kasi niyan, 120. Ang pumasok dyan, ibabayos lang sa 120, ang pumasok dyan, 15 tray.
15 tray. Oh, bali 30 tray lahat 'to. Ayun, 30 tray na ang isang laman ng tray ay 120. Oh. Aba, marami-rami nga pala. Eh okay lang ba ito kuya na nakababad sa tubig yan? Hindi yan nagkasinong nakakapekto. Ah, ano yan, ngayon ng hapon pinawawalan yan. Ay, okay. Hindi obrang may stock lagi yan ng tubig, ang palaya. Ito halimbawa, patubig ka ngayon, sa hapon, pawawalan muna. Kasi dyan niya sila na mamatay, dyan sila naninilaw. Ayun. Pagka natutubig. Okay, ayos. Hindi mo naman pwede pabayaan na lagi naman nagbibitak. Doon naman kinapapangit na hampalaya pag nagbibitak ang lupa, ang matudling. Okay, okay. Okay, ayos. Salamat kay Kuya. Thank you very, very, very much. Ibibideo ngayon natin to ng kapraso lang nang hindi kami kasama para lang matutukan natin yung mismong kahabaan. Nakakatuwang ibideo yun, tapos izo-zoom natin eh. Oh, pwede, ito pwede. At saka ito. Pwede, din tayo dadaan. O yun, yun, maiikutan namin. Okay, go, go, go. O yan, nakikita natin. Ayan na, madadaan na yan. May bunga, laki. Zoom natin. Uy, nakakatuwa. Okay. Ingat lang, maya-maya, semplang aabutin ko nito. Yan, no, daming bunga, nakakatuwa. Oh. Pero nakapag-vlog na tayo niyan, ha. Pero ito eh talagang sobrang laki nito. Nitong taniman ng tinaniman nila kuya na to. Talagang pinuhunanan din. O eh pero nakinarinig naman natin ang kwento niya. Dito namuhunan kami dito. Oh. Nung basa na tanim namin dito, namuhunan kami dito ng 140. 140,000? Oh. Ay, Diyos. Kung basal to. No. Di, ibig po sabihin ko, hindi rin pala biro, no? Oh, hindi biro. Pagka kasi sinabing basal, lahat na yan, bago yan. Bago, tulos, yun niya alam ko eh. Tulos, alam. Sa bahay ko naririnig yun eh. Salitang Bulacan yata yun eh. Yung basal na yan. Ayan, kagaya niya, pangalawang tanim yan. Namuhunan na lang kami ng 30 mil dyan. Aba, ang galing ngayon, naman. Bawi na. Ah, sa padalawang tanim pa lang kuya, yung... Oh. Ang nakakatuwa. Doon ka tumutubo ng maganda. Kasi maliit na lapuhunan. Okay, naintindihan namin. Hindi kuya, ang tanong ko, buwat dun sa unang tanim, ilan naman yung inantay mong buwan ba o taon bago ka nakapagtanim dun sa padalawa? Ah, hindi. O dire-diretso? Halimbawa, nagpatay ka na ngayon. Umorder ka na ng... Halimbawa, binhi ulit. Halimbawa, mga pitas ano, pa. Umorder ka na ng binhi kasi matagal pa. Baka kalahating buwan pa bago dumating eh. Pinalalaki pa nila. Pinalalaki. Pagdating dun sa apat na pitas mo na yun, wala ka nang pipitasin noon. Sakto pagdating ng punla mo noon, papatay mo na lahat 'yan. Ay, yung kasi obligado mo na ilipat kagad ng punla mo. Yung punla na 'yon, oo. Oh. Kasi pag hindi mo ipinunla, inilipat 'yon, tatanda 'yon. Lalaki naman, oo. Oh. Papangit ang usbong. Okay, oh, ayan kaya nakita natin na. Baka magtataka kayo eh, sa kwento ni Kuya, oh, dahil ayan ang laki, oh. Ito yung isa, hindi na natin malalakad yung pahaba pa na 'yon, ayun, oh. Oh, yung kahabaan na lang, oh, dito tayo galing, ha. Oh, nakita niyo naman 'yan. Hanggang dun pa yan. Ayun, lakarin pa namin itong isang kabilapan na ito. Nakakatuwa. Pero sa kabuuan kuya, para sa kaalaman ng mga manonood, yung lahat-lahat na ng pinuhunanan mo rito, nabawi mo na lahat-lahat, syempre. Sa totoo lang kasi, masarap din may pinag-aralan nga. Kung hindi mo naman gagamitin din, ako nga walang pinag-aralan. Pero sabi nila, pag walang pinag-aralan, hindi ang ma-assess. Oo, tama. Bakit sabi ko, ako, gulat sila sa loob ng isang taon, nakapagpagawa kami ng bahay. Oh, yun o, nakakatawa yung kwento na yun ni Kuya. Kasi, ala ka mang pinag-aralan, gamitin mo sipag mo. Yun, sipag. Yung pinaka-importante ron. Wag kang... May puhunan ka, sipag at tsaga, yun. Eh, kung masipag na masipag ka, daig mo pang may pinag-aralan. Tama, tama, tama. Ang ganda ng mga kwento na yun na naririnig natin kay Kuya. Ayan, oh, nakita natin. Teka, lipat na uli tayo. Ta, hindi muna kami kasama. Ayan, oh. Kaya baka mamaya may... excuse. Hindi natin paniwalaan. Ayan, oh. Zoom natin. Kung gano'ng karami yung mga silin. Ayan, ayan. Lalakad pa kami ni Kuya. Ayan lang, para lang makita nyo, ha. Na napakaraming sili. Parang wala itong kabila, kuya, meron. Ah, ito rin pala, meron. Meron din, madala nga, nagkamatay nga dito. Hindi nga nagkamatay, lalo nga pakalaan pang bibitin. Kuya, ito, para marinig naman ng mga kababayan natin eh, wala ka namang problema sa marketing na tinatawag sa pagbebenta. Ay, ala naman, kasi
Kung lalo na may mga kilala kang biyahero. Biyahero. Oo. Yung biyahero kasi, dapat pagkatiwalaan mo ang biyahero. Yung meron kasing nagpapadala na walang tiwala sa mga biyahero, malikot sila. Halimbawa, lang ang naging paktura namin eh, 80. Mm. Kasi natapatan namin dyan eh, nag-100 pa yan eh. Naku, naku, katuwa. Eh ngayon, ang palaya na lang ngayon, 50. Oh. Magtataka ka, ano? Sabihin, niloloko ka ng biyahero. Hindi totoo yun. Kasi ang biyahero, hindi marunong manloko. Kasi pag sila yung nanloko, mawawalan sila ng... Mawawalan sila ng... Oo, magbibigay sa kanila. Kaya mga biyahero, mas gusto nilang tumataas ang gulay. Kumikita sila. Kumikita sila, ho, yun. Nagiging kaltas sila pag malaki, malang gulay. Pag mababa ang gulay, malit lakita nila. Pero hindi nila. Okay. Oo, ayan, nakita natin ngayon. Ako, nakakatawa daw. Dadaan na natin ito lahat ng video, ha. Para makita natin. Ayan din, nakikita nyo na, ayan. Kung bakit nakakakuha ito, ng... Ito tinabasa namin kanina, 40 kilo na kuha din sa isang pitang na ito. O, kita mo nga, oh. Ito, mga 80 kilo pa yan, makukuha dyan. Ayun, nakita naman natin yung kahabaan na yun. Ito, daanan lang natin ito. Ayan, ayan oh, para makita nyo, ayan, oh, kung gaano karami, oh. Tapos, ayun pa yung kabila. Ayan mga totoong kwento ng buhay. Pero yan ang pinakamasarap sa lahat na itanim, yung dahon siya sa ilalim. Dahon ng sili sa ilalim. Kasi ang dahon sili, mas gustong-gusto nila sa lilim. Ayun. Ngayon kuya, marami na rin tayong kababayan na ano, farmer nagtatanim yung sinasabing ampalaya na sa dahon lang. Ang ganda rin daw. Oo, yung dahon. Ampalaya na dahon lang. Oo. Yun yung tinatawag naming, ayun, yung tinurok sa yung may plastic na yung kanina. Oo, ayan. Ay, tatanim ko rin, kapa-kapa. Kapa-kapa. Dahunan lang. Dahunan lang. Ayun. Kakakwento ko lang. Yung tinatawag ng kapa-kapa, yun ang hinahalo talaga sa mga pakbit, maliit na gano'n na bilog lang. Yun nga, yun nga. Ang bilis daw humaba nun eh. Puro dahunan lang yun. Puro dahon lang eh. Ayan o, dami pala. Ito puro dahon lang ng sili. Pero kuya, ako hindi ko naman kasinong alam, namumunga rin ba siya ng sili o talagang halos wala? Namumunga siya pagka hindi mo tinabas. Ayun. Halimbawa, matanda na siya. Gusto mong magpunla, diyan ka nakukuha ng punla. Ah, okay. Kaya hinubo siya, hindi ka nabibili ng punla. Opo, opo. Ayan, ang dami, hindi na nawala na eh. Ibibilad mo lang siya. Nawala na yung atensyon ko sa ampalaya na bunga eh. Kasi bilad na bilad, malutong na. Lalo mo takin mo na ng paa na may bota paa mo. Dudurugin mo. Ayun, ang ganda sa, ayun, ayun pala, oh, dami, oh. Ayun, ang kahabaan, ayan ako, hindi natin na maiisa-isa yan. Ayan, bizinom natin ha, kung gaano kahaba, ayan yan, nakikita yun, daliri, hanggang doon sa dulo, oh. Tanong natin tong hilera na to, eh lahat yan, meron yan, oh. Gaano karami yan, oh, ayan pala, hindi nakakapagtaka kung aani ng ganun karami ng dahon, kasi nga, ang dami, eh, mayroon mo isang hilera na yan, oh. Ayan, nakita natin, oh, ayan, sinisa-isa ko ngayon, oh. Talagang namumuhunan pero pinagkakagastusan, pinagpapaguran, sipagtsaga, may puhunang ka. O yan, may bago na naman tayong, tsaka may nagshare ngayon ng totoong kwento, yun ang nakakatuwa nga mapapanood natin. Marami na rin tayong na video na vegetable farm pero... Sige, otro ko yan. Nakakatuwa. Okay, hanggang dito na lang.